Tawagin niyo na lang po akong Marcelino. Pagdating sa mga kwentong katatakutan, ay gustong gusto ko talaga yan. Mahilig akong manood at makinig, kahit pa lolo ko lang ang nagkukwento. Marami kasi siyang karanasan sa mga bagay na yan. Pero walang sinabi ang mga karanasan ni Lolo sa naging karanasan ng kapatid niyang sabihin na nating aswang hunter. Ganun kasi bale yung lumalabas. Nanunugis daw talaga ito ng mga aswang at meron itong kinaaanibang grupo. Maliit na grupo lang naman yon ng mga kapwa niya manunugis. Pero solid daw talaga sabi ni Lolo. Mas matanda kay Lolo ang kapatid niyang yon. Nakilalanin natin sa pangalang Tagum. 25 years old daw ito noon. Sa pagkakatanda ni Lolo ay siya naman ay 16. Tatlo silang magkakapatid na ang isa ay babae, si Lola Teria. Yun naman daw ang bunso nila na 14 anyos. Medyo malayo ang agwat nila kay Lolo Tagum. Pero si Lolo Tagum talaga ang idolo ni Lolo Teban. Maaga silang naulila sa ama at yung nanay naman nila ay sakitin. Kaya tulong-tulong na lang silang magkakapatid sa pagtataguyod ng buhay nila. Sina Lolo Teban at Lola Teria palibhasa ay mga nag-aaral pa noon sa high school. Kaya tuwing Sabado at Linggo lang sila nakakatulong sa paglalako ng isda. Humahango sila sa mga bagong baba sa bangka. Kada isang plato ng isda na mabebenta nila sa halagang 10 piso ay binibigyan sila ng pisong porsyento. Malaking bagay na yon sa kanila nung araw. Kasi kung makasampung bahay sila na mapagbebentahan, edi meron din silang 10 piso. Pero ang Kuya Tagum nila ay gabi-gabing naglalako ng balot sa kung saan saang panig ng baryo at mga kalapit na lugar. Nagsimulang humanga si Lolo Teban sa kuya niya nung malaman niya ang sikreto nito. Nung araw daw kasi mga taong 70s ay uso na talaga yung mga kakatwang nila lang. Gaya ng engkanto, maligno, lalo na ang mga aswang. Marami raw ang naniniwala dito. Tulad sa mga napapanood natin sa pelikula. Marami rin ang gustong maging bida na kumakalaban sa mga aswang. Nariyan ang albularyo. Ang malakas na albularyo na kung tawagin ay santiguar. Kahit yung mga tanod at kalalakihang sumasama sa mga nagroronda ay gustong makapatay ng aswang para maging sikat lang sa mga kabaryo nila. Kung sino pa raw yung mga walang binatbat ay siya pa ang maingay at mayabang. Kesyo may hinabol siyang aswang. Kesyo nakaharap niya ang aswang at nadaplisan niya. Mga ganoon ba? Yan daw si Ali, yung kapitbahay nilang kaibigan ni Lolo Tagum. Pero si Lolo Tagum, napakatahimik daw nito. Palagi lang nakikinig. Maingay lang daw ito sa gabi kapag sumisigaw ng balot. Si Ali, dayo lang daw talaga ang pamilya nito sa lugar nila Lolo. Pero dahil nga ang bahay nila Lolo ang pinakakalapit ng bahay nila, kaya nakipagkaibigan daw ito sa kanila. Si Lolo Tagum ang kaedaran nito, kaya ito ang lagi nitong hinahanap. Pero kahit nakikipag-usap din ang kuya niya rito, ay pili lang ang mga sinasabi nito. Hindi katulad ni Ali na naikwento na ang buong buhay niya. Malimit din sumama si Ali sa mga nagroronda dahil sabi niya ay sanay siyang manibat ng aswang doon sa probinsyang pinanggalingan nila. Pero ayun nga, wala pa itong napatunayan maski isa sa mga sinasabi niya. Isa man sa kanila ay bigong makakita ng aswang. Tanging ang biktima na lang ang natatagpuan nila. Natatandaan daw ni Lolo Teban ang sinabi ng Kuya Tagum niya tungkol dito. Ang angas sa pakikipaglaban, pinapatunayan niyan sa gawa, hindi sa daldal. Isang gabi ay nakita ni Lolo Teban ang kuya niya na nagkakape. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nung lapitan niya at tanungin, ay sinabihan siya nito na huwag mang istorbo dahil may mahalagang bagay itong pinag-iisipan. Dumistansya siya, pero nakatingin pa rin siya rito.
Tumayo raw ito at kinuha ang tirador na nakasabit sa dingding nila. Tapos may inasinta ito na hindi niya alam kung ano. Binago niya yung posisyon ng pag-asinta. Ilang saglit pa at pinakawalan na nito yung bala ng tirador. Nagulat daw si Lolo Teban dahil biglang may gumalaw doon sa banda na tinira ng kuya niya. Parang isang itim na anino ang nakita niyang tumakbo. Lumapit agad siya at sinabi sa kuya niya na ang astig nun at tinanong niya kung ano ba yon. Isang nilalang ng dilim. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya nito. Napakamot na lang ng ulo si Lolo Teban at tinanong sa sarili kung aswang ba talaga yon. Kinabukasan, isa na namang bangkay ang natagpuan sa mismong kalsada ng baryo. Pero mukhang hindi naman ito doon pinatay. Parang sadyang hinila lang ito doon dahil sa may mga bakas pa ng dugo na nakita at ibinalandra lang doon para siguro ipakita sa mga taga-baryo ang lupit ng aswang. Hilakbot na hilakbot silang lahat maliban kay Lolo Tagum. Nagsindi siya ng yosi. Hindi pa man nangangalahati ay binagsak na nito sa malupang kalsada ang sigarilyo at inapakan habang nakatingin sa pinagkakaguluhang walang buhay na katawan ng isang lalaki. Nung gabing yun ay naalimpungatan si Lolo Teban dahil sa sabay-sabay na alulungan ng mga aso. Bumangon siya. Saktong paglabas niya sa maliit nilang silid ay nakita niya ang Kuya Tagum niya na inihahanda ang basket ng balot para sa paglalako nito. Nilingunan siya nito at tinanong kung bakit gising pa siya. Sinabi niyang nagising siya sa alulong ng mga aso. Mukhang may aswang na naman na umaaligid sa baryo nila. Tinanong din ni Lolo ang kuya niya kung hindi raw ba ito natatakot kasi baka makasalubong niya yung aswang. Ba't naman ako matatakot? Kita mo ba tong balot? Kapag tinangka niya akong kagatin, isasalpak ko ito sa malaki niyang bunganga. Dadalawahin ko pa. Tignan ko lang kung hindi siya manahimik sa dalawang itlog na nakapasok sa bibig niya. Natawa si Lolo Teban sa sinabi ng kuya niya. Pero unti-unting napawi ang tawa niya nung makita niya yung buntot pagi na nakabilog at nakasingit sa loob ng basket nito. Mukhang pinaghahandaan din ito ang senaryo na makainkwentro ang isang aswang. Kinuha na ng kuya niya yung basket at sinabihan na siya nitong matulog na ulit. Pumasok lang saglit si Lolo Teban pero nakasilip siya sa pinto at nang makitang lumabas na ang Kuya Tagum niya para maglako ng balot ay angat ang paa niyang sinundan ito. Siyempre nagbaon siya ng asin sa bulsa. Mahirap na dahil baka siya ang makasalubong ng aswang. Hindi naman daw masyadong natatakot si Lolo Teban dahil susundan naman niya ang kuya niya at kung sakali man na may aswang na umatake sa kanya, sisigaw lang siya at alam niyang hindi siya nito pababayaan. Tutulungan siya nito laban sa aswang dahil may dala naman itong buntot pagi. Nagsimula ng sumigaw ng balot ang kuya niya habang siya ay palihim na nakabuntot dito. Nasasabik daw siyang makita kung totoo nga bang may aswang at kung papano ito haharapin ng kuya niya pag nagkataon. Nagtaka siya kung bakit dumiretso ang kuya niya sa kakahuyan. Kinabahan daw talaga si Lolo Teban. Akalain mong naisip pa niya na hindi raw kaya ang Kuya Tagum niya ang aswang. Baka raw nahawahan ito. Ano raw ang gagawin nito sa kakahuyan? Eh wala namang mapagbebentahan ng balot doon dahil wala namang mga kabahayan doon. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsunod. Nagulat pa siya nang mula sa kung saan saang panig ay nagsulputan sa harap ng kuya niya ang nasa limang kalalakihan. Kaya napatago raw siya bigla sa likod ng malaking puno. Akala raw talaga niya ay aswang ang mga ito o kaya mga kalaban. Sobrang kaba raw talaga ni Lolo Teban. Pero medyo nakahinga siya nang makita niyang nagbatian ang mga ito sa pamamagitan
ng pagdidikit ng kanika nilang kamao. Tapos nag-usap-usap sila tungkol sa mga aswang. Narinig niya na sinabi ng kuya niya na masyado raw mailap ang aswang na hinahunting nila ngayon. At parang inaasar pa sila nito sa pamamagitan ng paglalantad nito mismo sa mga nabibiktima. Pero hindi siya uubra sa akin. Naaamoy ko na yung lansa niya. Balatan niyo na sa akin yung isang yon. Bigyan niyo ako ng isang linggo. Chachap-chapin ko yung katawan ng mukong na yon. At bibigyan ko kayo ng tigi isang parte. Nanlaki raw talaga ang mga mata ni Lolo Teban sa narinig niya. Doon niya nakumpirma na hindi lang pala basta-bastang balut vendor ang kuya niya, kundi isa rin itong manunugis ng mga aswang. Naghalo-halo ang emosyon ni Lolo sa natuklasan niya. Hindi pa nga raw siya nakakagalaw sa mga narinig niyang usapan ng grupo, ay bigla naman siyang ginulantang ng nakakatakot na nilalang mula sa likuran niya. Pakiramdam daw ni Lolo Teban ay literal na nagtayuan ang mga buhok niya sa sobrang takot. Napasigaw siya. Yun na raw ang pinakamalakas na sigaw na nagawa niya sa tanang buhay niya. Napapikit na lang siya at hinintay ang magiging kapalaran. Ni hindi na niya nagawang humingi ng saklolo sa Kuya Tagom niya at sa mga kasama nito. Pero napadilat siya nang maramdaman niya ang talsik ng dugo sa mukha niya. Pagdilat niya, nakita niyang nasa harap pa mismo ng mukha niya ang patalim ng kuya niya. May patalim din pala ito at yun ang ginamit niya para masugatan ng aswang. Napapalibutan na rin siya ng mga kagrupo nito. Tinulungan siyang makatayo ng isa habang ang kuya niya ay tinangkang habuli ng aswang na umatake sa kanya. Nagtataka si Lolo Teban kung bakit wala isa man sa mga kagrupo ng Kuya Tagom niya ang sumunod dito para tulungan siya sa paghabol sa aswang. Kaya tinanong niya yung mga ito. Nalaman niya mula sa kanila na ang kuya niya ang pinakakalmado ngunit pinakamaangas na aswang hunter sa grupo nila. Kayang-kaya raw nito ang napakailap na aswang na yon. Ilang gabi na rin daw itong tinatrabaho ni Tagom at sigurado sila na marami na itong nalaman tungkol sa aswang na yon. Hindi na nila pinahintay sa kanya ang pagbalik ng Kuya Tagom niya. Hinatid na siya ng mga ito pauwi. Kahit nakabalik na raw sa silid nila si Lolo Teban, ay nangangatog pa rin ito sa takot. Pero sa kabilang banda ay nagbago naman ang pagtingin niya sa kuya niya. Yung tatahi-tahimik pala nitong pagkatao ay napakaangas ang dating. Naisip tuloy ni Lolo Teban na gusto rin niyang maging tulad ng Kuya Tagom niya. Gusto rin niyang maging aswang hunter. Kinabukasan ay katakot-takot na sermon ang inabot ni Lolo sa kuya niya. Hindi ka pa nag-iisip, Teban? Nilagay mo sa kapahamakan ang sarili mo para lang sundan ako. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang aswang na yon. Sa isang iglap, ihahatid ka nun sa kamatayan mo. Humingi ng pasensya si Lolo Teban sa kuya niya, pero hindi niya nakalimutang sabihin dito na gusto niya ring maging katulad niya. Isang malakas na pagtanggi ang naging tugon ng Kuya Tagom niya kay Lolo Teban. Masyado pa raw bata si Lolo Teban para maging manunugis ng aswang. Kaya naman lungkot na lungkot si Lolo Teban. Kahit daw isama na lang siya ng kuya niya, gusto lang niya na makita kung papano nito labanan ng mga aswang. Sa inis ng kuya niya ay pinitsarahan siya nito at saka siya sinandal sa dingding. Ito ang tatandaan mo, Teban. Hindi laro ang ginagawa ko. Wala kang ibang aasikasuhin kundi ang pag-aaral mo at ang pagtitinda ng isda tuwing walang pasok. Maliwanag ba? Napatango na lang si Lolo Teban. May pahabol pa itong sinabi sa kanya. Itahimik mo nga pala yung bibig mo, ah. Walang pwedeng makaalam ng ginagawa namin. Baka mabulabog yung mga aswang na tinutugis namin. Naiintindihan mo?
sunod-sunod na tanguulit ang sinagot ni Lolo Teban. Naaktuhan pa sila ng nanay nila at akala niya ay nag-aaway sila. Kaya pinagsabihan silang pareho na magkapatid. Nung araw talaga ay ginagalang ang mga nakakatandang kapatid. Kaya may takot din si Lolo Teban kay Kuya Tagom niya. Hindi lang talaga niya maiwasan ang mag-isip tungkol sa misyon nito. Gusto niyang malaman ang marami pang bagay tungkol sa pagiging aswang hunter nito. Kung papano ito magsimula na maging ganun at kung papano ito natuto. Hanggang sa may maisip na ideya si Lolo Teban. Ipagluluto niya ang kuya niya ng paborito nitong tinolang kanduli na may halong malagkit. Kapalit ng mga kwento nito tungkol sa mga aswang at pagiging manunugis nito. Pag-uwi niya galing sa eskwela ay hinanap niya agad ito. Ang kaso sabi ng nanay nila ay hindi pa raw ito umuwi. Magbuhat ng umalis kaninang tanghali. May importante raw itong aasikasuhin. Nagtaka si Lolo Teban kung bakit hindi pa umuwi ang kuya niya kahit sumapit na ang gabi. Nag-aalala na siya rito. Kaya panayandungaw niya sa bintana at tanaw sa labas. Ang nanay naman nila ay hindi nag-aalala dahil nagsabi naman daw ang kuya niya na baka gabihin ito. Hindi lang masabi ni Lolo Teban na may dahilan ng pag-aalala niya. Dahil hindi naman alam ng nanay nila ang tunay na gawain ng kuya niya sa likod ng pagbebenta nito ng balot. Kaya hindi talaga mapakali si Lolo Teban. Pero iniisip na lang niya na baka nakipagkita ito sa mga kagrupo. Hating gabi na nang dumating ito na mukhang pagod. Sinalubong daw agad ni Lolo Teban at tinanong kung saan ito nang galing. Mahina ang boses na sinabi ng kuya niya na kilala na niya kung sino ang aswang. Sinubaybayan niya ito ng ilang gabi at mamaya ay sisintensyahan na niya ito. Sa wakas ay sinabi ng Kuya Tagom niya kay Lolo Teban na kakailanganin niya ang tulong nito bukas ng gabi. Mukhang maganda naman ang mood ni kuya niya kaya sinamantala na ni Lolo Teban ang pagkakataon. Pinakwento niya rito kung papano ito nagsimula sa ganoong gawain. Pinagtimpla pa niya ito ng kape bago sila naupo sa mesa ng magkaharap. Excited na nakinig si Lolo Teban. Noong 20 anyos pa lang ako, pauwi kaming magkakaibigan nun galing sa isang sayawan sa bayan. Nag-shortcut kami noon sa Kakahuyan para mabilis kaming makauwi. Doon ay bigla kaming inatake ng isang mabangis na aswang. Pero may tumulong sa amin, isang albularyo. Niligtas niya kami at inalok ng pagsasanay kung gusto naming matutuhan ang paglaban sa mga nilalang ng dilim, gaya ng aswang. Lahat kaming magkakaibigan ay interesado. Mahigpit na bilin ng albularyo na dapat ay maging privado ang grupo na binuo namin bilang mga manunugis. Kung ayaw naming mabulilyaso ang bawat plano na bubuuin namin. Kung 20 pa lang noon si Tagom, ibig sabihin 5 taon na ito sa ganoong gawain bago natuklasan ng kapatid niyang si Lolo Teban. Pilit tinanong ni Lolo Teban kung sino ang albularyong nagsanay sa kuya niya. Pero hindi ito sinabi sa kanya. Baka raw kasi puntahan pa niya at magpaturo rin siya. Hindi ito pwedeng malaman ni numan. Isa pa, hindi naman tagaroon sa lugar nila yung albularyo. Hindi na nangulit si Lolo. Ang tinanong na lang niya ay kung ano ang magiging papel niya bukas ng gabi sa plano. Pero hindi pa ito agad sinabi sa kanya. Kinabukasan nga araw ng Biyernes, kahit nasa eskwela pa lang ay wala sa pag-aaral ang atensyon ni Lolo Teban. Laman ng isip niya ay ang tungkol sa magiging ganap niya sa paghuli sa aswang mamayang gabi. Ang sabi sa kanya ng kuya niya, may mga magroronda mamayang gabi. Sumama raw siya sa mayabang nilang kapitbahay at kaibigan na si Ali at huwag siyang hihiwalay doon. Pagdating ng gabi ay hinintay nilang makatulog ang nanay nila bago sila umalis.
Hindi rin kasi papayagan ng nanay nila si Lolo Teban na sumama sa mga nagroronda sa edad nitong 16. Ayaw din sanang isabay ni Ali si Lolo Teban dahil bata pa raw ito. Pero nakiusap si Tagum. Sabi niya daw ay ipapaubos lang ang tinda niyang balot at sasama rin siya sa mga nagroronda mamaya. Nung nasa kalagitnaan na sila ng pagroronda, ay tinangkang humiwalay ni Ali sa mga kasama. Pero sinundan siya ni Lolo Teban. Nakahalata si Ali na may sumusunod sa kanya. Nang malingunan niya si Lolo Teban, ay sinabi agad ni Lolo na gusto niyang ayain si Ali sa kakahuyan dahil baka nandoon ang aswang na hinahanap nila. Hindi kumibo si Ali at parang nag-isip. Tapos ay pumayag na rin daw ito. Kabadong kabado si Lolo pagdating nila sa kakahuyan. Lalo na nung sinabi ni Ali na mauna na siya sa paglalakad at nakasunod lang ito sa kanya. Palinga-linga siya. Hinahanap ang presensya ng Kuya Tagum niya. Hindi rin niya kasi alam kung bakit gusto ng Kuya Tagum niya na dalhin niya si Ali sa kakahuyan. Maya-maya pa ay huminto raw si Ali sa paglalakad. Sabi niya kay Lolo Teban ay doon na lang daw sila. Paglingon daw ni Lolo Teban kay Ali ay matalim ang tingin nito sa kanya. Kunot na kunot ang noo at mahigpit ang hawak sa dala nitong sibat. Humigpit din ang hawak ni Lolo sa sibat niya. Nangangalog na raw ang tuhod noon ni Lolo Teban dahil sa paningin niya ay nag-iba ang anyo ni Ali. Hindi na niya makilala sa dami ng kulubot na lumabas sa mukha nito. Naging nakakatakot at unti-unting humahakbang papalapit sa kanya. Si Lolo naman ay paatras ang hakbang ng mga paa. Natigilan silang pareho nung may magsalita mula sa itaas ng puno. Ang Kuya Tagum ni Lolo. "Wag yan! Bubot pa yan! Hindi yan masarap!" Yun daw ang sabi nito habang pinupunasan ng puting tela ang hawak niyang matalas na patalim. Tuluyan na ngang nagbago ang anyo ni Ali. Ito pala ang aswang. Gulat na gulat si Lolo Teban. Biglang tumalo ng Kuya Tagum niya mula sa puno at sumakto ito ng pagsak kay Ali. Tapos nagkaroon daw ng sukatan ng lakas sa pagitan ng dalawa. Nagpagulong-gulong ang mga ito. Hindi matamaan ni Tagum ng patalim niya si Ali. Si Lolo Teban naman ay tatangkain sanang tumulong gamit ang sibat. Pero sinigawan siya ng kuya niya na huwag makialam at bantayan lang ang basket niya ng balot. Manghang-mangha si Lolo Teban sa liksi ng pagkilos ng kuya niya. Mabilis nitong naiilaga ng bawat ataking ginagawa ng aswang hanggang sa maitarak na nito mismo sa dibdib ni Ali ang patalim. Patawad, kaibigan. Matapos yun ay iniwan na raw nila Lolo ang walang buhay na katawan nito sa kakahuyan. Tapos kinabukasan ay naging laman nito ng balita sa baryo na nabiktima rin daw ng aswang si Ali. Sinadya ni Tagum na wakwakin ang dibdib nito para magmukhang biktima talaga ng aswang. Naging kaibigan na rin naman kasi niya si Ali. Kaya siguro nirespeto na lang din niya ang kamatayan nito kahit isa pa itong aswang. Tapos ang pamilya ni Ali ay umalis na sa lugar na yon. Mula nga nang mamatay si Ali ay pansamantalang nanumbalik ang katahimikan sa baryo nila. Pero patuloy pa rin daw ang Kuya Tagum ni Lolo sa pagtitinda ng balot at pagmamatsyag sa katahimikan ng gabi, pati na ng mga kagrupo niya. Kahit lumipas na ang mga araw ay hindi pa rin maalis sa isip ni Lolo Teban ang pangyayaring yon. Naisip niya, pilit pinagtakpan ni Ali ang pagiging aswang nang kunwari ay masigasig na paghahanap niya sa mga aswang na nambibiktima. Ang dami niyang napaniwala. Yun nga lang malas niya dahil hindi ito nakaligtas sa matalas na pang-amoy ni Tagum.
Itutuloy ko lang ang kwento ni Lolo Teban sa kuya niyang si Tagum, ang manunugis ng aswang. Sabi ni Lolo, marami pa raw naging engkwentro ang kuya niya pagkatapos ng unang pagkakataon na masaksihan niya yon. Kaya lang hindi na raw niya nakita ang mga sumunod dahil ayaw na siyang isama ng kuya niya. Hanggang sa isang pangyayari na naman ang naging daan para maging bahagi siya ulit ng pakikipagtunggali nito sa isang mabangis na aswang. Naghahapunan daw sila noon nang kumatok sa bahay ang isa sa mga kagrupo ni Tagum, si Onse. Dahil nasa hapagkainan din ang nanay at kapatid na babae nila Lolo, kaya tumayo si Tagum para lapitan na lang si Onse sa pintuan. Si Lolo Teban naman ay nanghahaba ang tenga sa pakikinig ng usapan ng dalawa. Buti na lang daw at nakaupo siya sa malapit sa pinto, kaya kahit papano ay naririnig niya ang usapan. Sabi ni Onse, may batang babae raw ang hinabol ng aso sa malapit sa kanila. Nung lumabas daw siya ay tumigil sa paghabol ang aso at tumakbo palayo. Nagdududa siya na hindi lang yun basta aso. Sinundan pa nga raw niya sa dilim, kaso nawala na. Tapos pinagtanong niya kung kaninong alaga ang asong yon. Walang nakapagsabi. Tumangu-tango si Tagum at may binulong kay Onse, pero hindi na raw narinig ni Lolo Teban kung ano yon. Nung nasa kwarto na ang nanay nila, ay nilapitan ni Lolo Teban ang kuya niya. Inusisa niya tungkol doon sa narinig niya, pero ang tanging sinabi lang nito sa kanya ay, "Mag-ingat kayo sa mga ligaw na hayop. Hindi ako natutuwa sa binalita sa akin ni Onse. Mukhang meron na namang hindi tamang nangyayari sa lugar natin." Hindi na naman mapakali si Lolo Teban nun, kasi alam niya na may panibagong laban na namang haharapin ang grupo ng mga manunugis. Tuwing lalabas tuloy siya ng bahay at may nakikitang aso ay hindi maaaring hindi siya mag-isip na baka aswang ito. Dahil hindi nga siya mapalagay, kaya minanmanan niyang mabuti ang mga kilos ng kuya niya. Isang beses ay tinangka na naman niyang sundan ito, kaso hindi pa man nakakalayo ay naramdaman na siya nito at pinagalitan tsaka pinauwi. Nagsabi rin siya na isama na lang siya nito sa pagbebenta ng balot para naman hindi ito maboring kapag wala itong aswang na nakakainkwentro. Kaso hindi pa rin umubra sa kuya niya. Inaalala raw kasi nito ang nanay nila. Wala itong alam sa sikreto at baka siya pa raw ang maging dahilan para mabunyag yun. Pareho silang malalagot. Kahit nangako siya na mag-iingat at pinaalala pa sa kuya niya na nasubukan na nito ang katapatan niya nung tulungan niya itong ma-corner ang aswang na si Ali, ay hindi pa rin ito pumayag. "Teban, huwag nang matigas ang ulo. Hayaan mo, pag nagbinata ka na, baka sakaling magbago ang isip ko at ituro ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko." Isang araw wala noon ang Kuya Tagum ni Lolo. Naimbitahan sa piyestahan sa kabilang bayan at nagsabi sa nanay nila na baka gabihin ito sa pag-uwi. Pero kahit maatraso daw ito ng uwi ay maglalako pa rin ito ng balot sa gabi. Si Teria naman na bunso nilang kapatid ay nagpaalam din na gagawa ng project sa bahay ng kaklase nila. Marami naman daw sila na magkakaklase na magkasama roon, kaya pinayagan ng nanay nila. Basta ang usapan ay uuwi ito bago gumabi. Pero mag-aalas 6 na ay hindi pa rin ito umuuwi. Nagkataon na may sakit pa noon ang nanay nila. Inutusan na lang nito si Lolo Teban na puntahan na ang kapatid sa bahay ng kaeskwela at sunduin. Mabilis namang sumunod si Lolo. Naglakad lang siya. Medyo may kalayuan ang bahay ng kaklase ni Teria, kaya inabot na rin siya ng 6 sa paglalakad. Nung araw kasi ay malimit, naglalakad lang ang mga tao kahit gaano pa kalayo ang pupuntahan. Kung hindi walang pamasahe ay sadyang nakasanayan na ang ganun. Tapos ang nilalakaran pa ay kabi-kabilang mga puno.
Maya-maya ay napahinto sa paglalakad si Lolo Teban nang mamataan niya ang isang malaking aso sa daraanan niya. Kinakabahan man ay dumiretso pa rin siya sa paglalakad. Bumagal nga lang ang bawat takbang niya kasi iba talaga yung kabog ng dibdib niya sa pagkakatitig sa kanya nung aso. Para bang ayaw na niyang tumuloy. Kaso nasa gitna na siya. Parang gusto rin niyang tumakbo kaso pag ginawa niya yun, eh di baka habulin naman siya. Kaya patay mali siya na lang si Lolo Teban. Ayaw na niyang tignan yung aso dahil kapag tinignan pa niya ay baka tahulan pa siya. Sa wakas naman ay nalampasan niya na ito nang hindi ito tumitinag sa pwesto. Pero nung lingunin niya ay nakasunod pa rin ito ng tingin sa kanya. Kaya kinabahan na naman siya. Pinagpatuloy na lang niya ang paglalakad. Hindi na ulit siya lumingon. Nung masundo na niya ang kapatid ay doon ulit sila dumaan. Hindi katulad niya na kalmado lang, si Teria ay natakot sa malaking aso na naroon pa rin. Kaya hinila niya ito para tumakbo na raw sila. Pinigilan naman ni Lolo Teban ng kapatid niya. Pero huli na, natawag na talaga ang pansin ng aso. Kaya hinabol na sila nito. Halos kalad ka rin ni Lolo ang kapatid niya. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo nang hindi maaabutan. Dahil diretsyong kalsada ang tinatakbuhan nila. Wala pa namang ibang tao kundi sila lang. Nadaanan nila ang lumang sementeryo. Doon daw sila lumiko at umakyat sa hindi kataasang bakod. Tsaka lang huminto yung aso sa paghabol sa kanila. Hingal na hingal silang pareho. Tapos sinisisi ni Lolo Teban si Teria. Dahil kung umuwi lang daw ito sa tamang oras ay hindi nila sasapitin yun. Hindi kumibo si Teria. Bigla na lang itong umiyak. Kaya pala ay nasugatan ang tuhod niya sa pagtalon nila sa bakod. Inalalayan siya ni Lolo Teban dahil kailangan nila ulit makatalon doon para makauwi na. Pero bigla silang napayuko dahil may nakita si Lolo na padaan sa harapan nila. Isang maitim na nilalang na may nakakatakot na anyo. Wala itong damit pang itaas, pantalon lang. Tinakpan ni Lolo Teban ang bibig ni Teria. Takot na takot siya na baka makita o maramdaman sila ng nilalang na yon. Hinintay nilang makadaan ang maitim na nilalang. Ang naisip agad ni Lolo Teban ay aswang ito. Nung makalampas lang ito ng konti sa kanila ay hindi na ito umalis doon na para bang may hinihintay. Tumingin si Lolo Teban sa likuran nila. Kinilabutan siya dahil loob yun ng sementeryo. Pero alam niyang may iba pang daan doon para makalabas sila. Kaya binulungan niya si Teria na doon na lang sila dadaan sa harapan. Kailangan lang nilang maging maingat sa bawat hakbang. Nung nakalakad na sila papasok sa loob ng sementeryo, nanlaki raw talaga ang mga mata nila dahil yung aso ay nandoon din at nakatingin sa kanila. Napaatras daw sila. Tatakbo na sana silang ulit. Nung pagharap nila ay biglang nandoon na rin si Tagum. Nakapamayawang ito at nakatingin sa kanila. Teban! Teria! Ano ba namang kalokohan to? Bakit nandito kayo sa loob ng sementeryo? Nagtataka man at napakamot ng ulo, tinanong ni Lolo Teban kung ano rin ang ginagawa ng kuya nila roon. Hinila siya nito padistansya kay Teria. Kaya nalanghap niya ang alak sa bibig ng kuya niya. Dahil nga galing ito sa piyestahan, kaya malamang nakainom. Sinabi ni Tagum na may misyon siya roon dahil ang aswang na hinahanting nila ngayon ay naglalagi raw sa sementeryo. Doon dinadala ang mga biktima niya para lantakan. Si Lolo Teban naman ang nagpaliwanag kung bakit sila nakarating doon. Sige Teban, umuwi na kayo at hinihintay na kayo ng nanay.
Ipapahatid ko kayo kay Onse. Nandoon din pala si Onse. Itinuro ni Lolo ang kinakitaan nila sa aso dahil natatakot sila rito. Pero wala na ituroon. Sabi ni Onse, huwag daw silang mag-alala dahil siya ang bahala sa kanila. Sabay wasiwas pa nito ng buntot pagi sa hangin. Sa madaling salita ay nakauwi naman sila. Ginamot agad ng nanay nila ang sugat sa tuhod ni Terya kahit masama ang pakiramdam nito. Pero si Lolo Teban, hindi siya mapakali dahil alam niyang may magaganap na labanan sa lumang sementeryo na yon at gusto niya itong masaksihan. Matapos maghapunan ay nahiga na si Lolo pero hindi pa rin siya natutulog. Hinihintay lang niya na makatulog ang ina at kapatid. Tapos ay balak niya ulit na lumabas. Hindi naman nagtagal nang i-check niya ang dalawa ay tulog na nga ang mga ito. Nagtungo siya sa kusina para magbalot ng asin sa plastic at saka yun isinilid sa bulsa. Tapos ay kinuha rin niya ang kutsilyo nila at sinukbit sa gilid ng suot niyang short. Iniidolo talaga niya ang Kuya Tagom niya. Kahit pa natatakot siya ay pilit niyang nilalakasan ang loob dahil gusto nga niyang maging katulad nito. Kung magiging duwag daw siya tulad ng pakiramdam niya kanina, ay malabo na siyang maging isang aswang hunter. Matapos maihanda ang mga kailangan, ay maingat na lumabas ng bahay nila si Lolo Teban. Sa bintana siya dumaan para manatiling nakatarangka ang pinto nila. Sinara na lang niya ng mabuti ang bintana. Huminga siya ng malalim bago matapang na tinahak ang dilim ng daan patungo sa lumang sementeryong kinaroroonan ng Kuya Tagom niya. Alam niyang kagagalitan na naman siya kapag nakita siya roon. Malamang pabalikin ulit siya sa bahay. Pero tinuloy pa rin ni Lolo ang balak niya. Naging matalas ang mga mata niya, panay ang linga niya, dahil baka makita na naman niya yung maitim na lalaking inakala niyang aswang. Posibleng gumagala lang daw ito at naghahanap ng mabibiktima, kaya kailangan niyang magdoble ingat. Mabuti na lang at hindi na ulit niya nakita yung malaking aso. Nung nasa harap na siya ng lumang sementeryo, ay huminga ulit siya ng malalim. Wala na raw atrasan. Pumasok na siya sa loob. Doon siya humakbang sa sirang bakod. Tinalasan niya ang pakiramdam sa bawat paghakbang niya sa loob ng sementeryo hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa di kalayuan sa kinatatayuan niya. Inilabas niya yung nakatagong patalim sa gilid ng short. Nagulat pa siya nung biglang may humaltak sa kanya at tinakpa ng bibig niya. Anong ginagawa mo rito? Di ba pinauwi ko na kayo? Bakit ka pa bumalik? Humingi siya ng pasensya sa kuya niya. Magpapaliwanag pa sana siya, pero hindi nito inalis ang kamay sa bibig niya at sinabing wag na wag siyang aalis doon o lilikha ng ingay dahil nasa kabilang puntod lang ang aswang na minamatsyagan. Baka mabulabog ito. Sumilip ang ulo ng kuya niya sa kabilang puntod kaya napasilip din siya. Nagulat si Lolo Teban nang makita na ang aswang na tinutukoy ng kuya niya ay yun ding lalaking maitim na nakita niyang walang kasuotang pangitaas kanina. Sinasabi na nga ba niya at hindi siya nagkamali ng hinala na isa nga itong aswang? Pwede na talaga siyang maging aswang hunter dahil sa galing ng pagkilatis niya. Sa napakahinang boses, sinabi ng kuya niya na masyadong mailap at maliksi ang aswang na yan. Daig pa yung palos sa pagiging madulas. Kaya kailangan kong magdoble ingat para mahuli ko. Literal na napakadulas daw ng katawan nito na parabang babad sa langis. Kakaibang aswang. Nahawakan na raw niya ito nung isang araw pero nakawala dahil sa sobrang dulas ng katawan. Hindi niya alam kung taktika lang ito para hindi mahuli o sadyang ganoon ang balat ng katawan. Parang sa igat
Tinanong ni Lolo Teban ng kuya niya kung bakit hindi pa nito hulihin. E parang abala naman yung aswang sa kinakain itong tila mga hilaw na karne. Oh, karne ba ng tao? Hindi raw kasi masyadong makita ni Lolo dahil nakadistansya sila at nakatagilid ito. Hindi naman sila pwedeng lumapit. Tsak na maaamoy sila nito. Sa pag-atake, kailangan mo ng eksaktong pagkakataon dahil konting pagkakamali mo lang, ikaw tsak ang tutumba. Pinaalalahanan siya ng kuya niya na huwag na huwag makikialam sa diskarte nito. Wala raw binatbat sa kanya yung aswang na yon kung makakahanap siya ng magandang tiyempo. Si Lolo naman ay iba ang umaandar sa utak. Gusto niya na siya ang makapatay sa aswang para mapatunayan niya sa kuya niya na karapat dapat din siyang maging miyembro ng mga manunugis. Tapos tinanong niya kung nasaan si Onse. Hinabol daw nito yung malaking aso. Alam na raw ni Onse ang gagawin doon. Maya-maya ay nagdesisyon na si Lolo Teban. Tatayo na sana siya para pumapel. Pero diniinan ng kuya niya ang balikat niya para hindi siya makatayo at sinabing, "Manatili ka lang dito. Panoorin mo kung paano ko palambutin ang tuhod ng aswang na yan." Sinabi pa ni Lolo Teban na mas madaling magagapi ang aswang kung magkatulong sila. Pero pinagdiinan naman ng kuya niya na ilang taon na itong nakikipaglaban sa mga aswang na madalas ay mag-isa lang siya at niminsan ay hindi pa siya nasugatan ng husto. Kaya hindi niya kailangan ng tulong. Naisip ni Lolo Teban na may kaangasan din pala yung kapatid niya, lalo na kapag nakainom. Pero totoo naman ang sinabi nito, kaya sumunod na lang siya. Mabilis na patalong, hinakbang ni Tagom ang nakaharang na puntod. Bitbit ang patalim niya at buntot pagi ay inatake niya yung aswang mula sa likuran. Pero sa talas ng pakiramdam ay mabilis din siya nitong naiwasan. Nagpatintero sila. Gustong gusto na ni Lolo Teban na lumabas mula sa pinagtataguan niya. Pero nagdadalawang isip pa siya dahil sa bilin ng kuya niya na huwag siyang makikialam. Kapag nadehado na lang siguro ang kuya niya ay tsaka siya tutulong. Namimilog ang ulo ni Lolo Teban sa nasasaksihan niya ng mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala na muli niyang nakikita kung paano makipagtunggali ang Kuya Tagom niya sa isang napakaliksing aswang. Wala raw binatbat noon ang bilis ni Ali. Napaangat sa pinagtataguan si Lolo nang makita niyang nakalmot ng aswang ang braso ng kuya niya. Pero muli siyang napatago nang masugatan naman ng patalim ng kuya niya ang braso ng aswang. Napatayo siya ulit nang makubabawan ng aswang ang kuya niya. Ngunit muling napatago nang makitang mabilis na nagbago ang posisyon ng dalawa at ang kuya naman niya ang napunta sa ibabaw. Sa isang iglap lang din ay nakatayo ang aswang at nagawa nitong makatakbo. Subalit hindi pumayag si Tagom na matakasan lang siya nito, kaya hinabol niya. Habol din si Lolo Teban sa dalawa. Nagpatalon-talo ng aswang sa mga puntod. Hangang-hanga si Lolo Teban sa kuya niya dahil nakaya rin ito ang ginawa ng aswang. Nagpatalon-talon din ito sa ibabaw ng mga puntod kasunod ng aswang. Bagay na hindi makayang gawin ni Lolo Teban, kaya't naghanap siya ng ibang daan para masundan ng mga ito. Muntik pang maligaw si Lolo sa bilis ng dalawa. Hindi niya agad natunto ng kinahantungan ng mga ito, kundi lang niya narinig ang malakas na pag-ungol ng aswang. Sa pinakadulong bahagi na yata yon ng lumang sementeryo, narinig pa niyang inaangasan ito ng kuya niya. "O ano, aswang na palos! Pagod ka na ba? Paano ba yan? Wala ka nang matatakbuhan. Mukhang kinulang ang langis mo sa katawan ah." Galit na galit yung itsura ng aswang, habang si Tagom ay preskong presko pa ang dating. "Alam mo ba kung anong sikreto ko kung bakit mas malakas ako sa'yo? Hindi mo alam?
kasi mahilig akong kumain ng balot. Pampalakas ng tuhod. Sabay atake na raw ulit nito sa aswang. Kaso naunahan daw siya ng aswang sa pagkakataon na yon. Binalibag daw ang kuya niya kaya hindi na nakatiis si Lolo Teban. Lumabas siya sa pinagtataguang malaking krus at inatake na rin niya ng patalim niya yung aswang. Nakapuntos naman siya sa balikat nito. Pero mababaw lang. Muntik pa raw siyang makagat. Nakabawi naman daw agad ang kuya niya at pumasan ito sa likod ng aswang at saka tinarakan sa liig. Hindi na nakalaban pa yung aswang dahil sa dami ng dugo na lumabas sa katawan niya. Nung masiguro ng kuya niya na wala nang buhay yung aswang, ay naghanap sila ng mapaglilibingan nito. Silang dalawa mismong magkapatid ang naghukay. Tinanong niya yung kuya niya kung bakit kailangan pa nila itong ilibing. Eh magiging abo lang naman din ito. Umiling ang kuya Tagum niya at sinabing, "Nandito na rin lang tayo sa sementeryo. Edi, ilibing na natin." Masayang masaya si Lolo Teban nung pauwi na sila. Habang naglalakad kasi sila pauwi, ay pinuri siya ng kuya niya sa pinakita niyang katapangan. Pero hindi raw ibig sabihin nun, pwede na siyang sumali sa grupo nila. Masyadong maraming hirap daw ang pinagdaanan ng mga ito bago nabuo ang grupo. At ayaw nitong danasin yon ni Lolo Teban. Mas mabuti raw kung mamuhay na lang ito ng normal at magsikap na mapaangat ang buhay para sa ina nila at kapatid na babae. Maliban kung gusto na lang din ni Lolo na maging balut vendor tulad niya. Marangal din naman daw ang trabahong yon. Tinanggap na lang yon ni Lolo. Ang mahalaga ay naging saksi siya sa nakakahangang pakikipaglaban ng kuya Tagum niya sa nilalang ng dilim na kung tawagin nga natin ay aswang. Ano man ang uri ng pagkaaswang nito. Pero nakakalungkot na sabihin sa inyong lahat na ang dalawang lolo ko na yon ay pareho nang nasa kabilang buhay ngayon. Pero ang kwento ng naging buhay nila rito sa lupa ay hinding hindi ko makakalimutan at ng mga kapamilya namin.